What is up mga tol? Welcome to my channel, this is Karomot Vlogs. So for today's topic, ang pag-uusapan natin, no? Wala tayong pag-uusapan dahil hindi ako makapag-vlog ng say 200S. Sa kadahilan ng meron siyang tagas. Hindi ka nagkamali ng Reneg, tol, no? Hindi ka nagkamali. Yung say 200S ko, may tagas. Nagulat na lang ako isang beses, galing akong ride, merong natulo sa ilalim. Sabi ko, ba't may natulo doon? Ano yon? Ang hinala ko is yung o-ring ng oil cooler, pero hindi. Hindi doon yung tagas, mga tol. So, ito yung video, mga tol. Papakita ko sa inyo kung saan yung natagas. Ayun yung sinasabi ko, merong kalabang yung swing arm ko. So, hindi ako komportable gamitin siya, no? Kasi natatakot ako. Tapos, ayan, makita nyo, sobrang dumi niya. At ito yung sinasabi ko, merong leak. So, hindi natin pwede ipakita ang ating engine number. So, mapapansin nyo, banda dito siya sa gitna, sa ilalim. So, ayan, lukutin ko. Ah, saan ba yun? Ayan, wala. Ayun, nadali ako sa braso, sa pulso. Makita nyo, buo-buo. So, dito natin lukutin sa mas malapit. Ayan, kitang-kita nyo, mga tol. Langis na langis. So, hindi ko alam kung saan nag-leak yan, no? Pero ang hinala ko, yung o-ring o kaya yung gear indicator. Tingnan sa ilalim. Ayan, dito sa part na to. Ayan, sa part na yan, nakita nyo. Ayan, oh, langis na langis yan. Kaya hindi ako masyado makapag-vlog ng C200S dahil gusto ko muna siyang ayusin bago ko siya ulit gamitin. Goals naman tong sasakyan na to, oh. Siguro mag-outing tong mga to. So, ayun, nakita nyo kung saan yung natagas, no? Nakita nyo sa ano? Sa left side ng makina. So, to be specific, to be specific na tayo, no? Sa ano, gear indicator. So merong tagas doon, mga tol. Ah, hindi ko siya mabuksan kasi sinasabi ni Airpat na sayang ang gasket. Hayaan mo muna ng ganyan. Buksan mo na lang pag mag-change oil ka na. Totoo naman kasi, pag binuksan mo yung left side na crankcase mo, may gasket kasi yun eh. Yun lang yung way, yun lang ang tanging paraan para ma-access mo yun sa gear indicator na o-ring, no? Doon na tagas. A few moments later. Gago! So kung tinatanong nyo kung nagagamit mo pa rin, yes, nagagamit ko. Ito siya, ginagamit ko siya. Ang punta ko ngayon is magpapagawa ko ng virtual plate, no? Nakikita nyo dito, no? Ayan, ang lakas yung kalog niya. Alam nyo kung bakit? Kasi ito yan. Ayan, nakikita nyo? Hindi ka lang kaya mag-focus. Ayan, nakikita nyo? May crack na yung mismong plate holder ko, no? Kaya yan ang isa sa pinakamain na reason kung ba't gusto kong palitan yung plate ko. Tignan nyo, lakas ng kalampag, oh. Talagang pag na-under ako, naingay din yan. Isa yan sa mga naririnig kasi sa video, pag maingay talaga. Punta tayo Monte Carlo! Haha, baka naman. Monte Carlo, baka naman. Ang location niya is sa Tansa, no? Paglagpas lang halos ng tulay, doon nyo siya makikita. Ang kagandaan doon is yung standard lang ipapagawa natin. 150 lang, mga tol, anak ng toko. Sa mga ibang shop, 250, 300. Standard yun, ha? Samantalang sa pupuntahan natin sa Monte Carlo, 150 lang, standard plate na. Woo! Ah, sarap! Ngayon ko lang ulit nagamit to dahil nga may tagas siya, eh. Natatakot din kasi ako, baka maubusan ako engine oil, eh. Nagagamit ko naman siya pero hanggang malapit lang, no? Hindi tayo pwedeng lumayo. Sige, atras! Counterflow ka pa, ha? Matras ka! Ay, galing pala siyang parking. Woo! Dahil backfire, hindi ko pa ulit tinitono yung motor ko. Nakita nyo, sobrang dumi. Tapos may kalawang yung swing arm. Ang ginawa ko lang dito is nilubricate ko lang siya, no? Yun talaga mga kailangan lang gawin. Pero yung mga pamporma looks, hindi ko muna siya iniisip dahil walang pera. Walang pera dahil bumili na naman ako ng ay. Bumili na naman ako ng helmet. Uy! What? So nagtatanong ko, anong helmet? Intay mo na lang sa susunod ng mga vlog ko. Intay mo din kung saan motor ka siya gagamitin. Walang traffic na naman. Meanwhile, punta lang akong JRS, ha. Punta akong JRS. Nabenta na si Shorty Accra. JRS, baka naman. Shorty Accra na over 2,000 pesos, no? So napakababa na natin binigay. Sama silencer, sama spring, sama bracket, sama clamp. Rosario, ang lugar na walang COVID. Yung hayop yan. Ayan, tigre. Pero mga elepante yung ulo. Gago. Ito na yung ano, JRS. Jeep. Bye bye, Agrapovic Shorty. Maraming salamat sa pag-avail. Ang sarap. Ngayon
Ngayon lang ulit ako nakapag Zeto 100. Ngayon ko lang naggamit si Chonzo ulit, no? Dahil may tagas nga siya. Motorstar lang malangis. Motorstar lang may tagas. Angas! Yeah! Kamote! Singit sa kanan. Ha? Tyluk? Tyluk Raider. Tyluk. Ay, bawal dumaan dito, Karo. Nakita nyo itong tuloy na to. Yung ganyang oras yan. Yung ganyang lagay. Maluwag na yan, mga tol. Isa na to sa mga miracle hours sa tuloy ng Tansa. Pagawa tayo ng virtual plate, mga tol. Napin natin ang Monte Carlo. Signalate na tayo ngayon pa lang. Kasi hindi ko rin... Ano ba yun? Ayawa, nawawala pa nga ako, gagi. Nasaan na yung Monte Carlo? Nasaan na ako? Malapit lang yun ah. Ayun, ayun, sinasabi ko. Kaso lumagpas tayo. U-turn tayo dun, dahil dun safe. Ha, nakaikot na tayo. Nakita ko na yung Monte Carlo eh. Ano ba yun? Tingin mo na yung camera. A few moments later. So, andito na nga tayo sa Monte Carlo, no? Ayan, nakikita nyo, ito yung shop nila, no? Pasok tayo sa loob. Sir! Sa YouTube ka na, sir. Ayun. Shoutout ka, sir. Big shoutout nga pala kay Sir Karo Motovlogs. By the way, my name is Cavite Motovlog. Please subscribe me on my YouTube channel. Cavite Motovlog, walang Spain. And big shoutout din sa Monte Carlo Auto Tickets. Please subscribe and hit the bell button na rin, guys. Para updated kayo sa mga nangyayari. Papagawa tayo ng virtual play dito sa kanila. Makita nyo yung... Sir, magkano po yun, sir, yung sa motor po? 150 sa 4 wheels. Eh, 600. Yan. 150 lang sa motors pagawa sa kanila dito. Sa mga ibang shop, natatanong ko 250, 300. So, sa Monte Carlo, 150 lang. And then, ito yung cellphone number. Baka gusto nyo mag-drop message. Yan. Tapos na yung virtual plate natin. Saglit lang. So yun ano. Tapos na agad yung virtual plate natin, no? Malinis na malinis yung pagkakagawa. Ano ang gagawin nyo? Kapag wala kayong dalang bag at meron kayong dalang item. So unang-una dapat naka-jacket kayo, no? Sasara nyo yung jacket nyo, mga tol. Magsara nyo ng jacket nyo, dun nyo ilalagay yung item. So dito natin ilalagay yung ano. Ako nakikita na sa mirror. Diyan ko nilagay yung virtual plate. Hindi kasi kasya sa ano to eh. Sa leg bag eh. Shout out! Ninja 400. Ayan, pauwi na tayo, no? Sobrang bilis, mga tol. As in, ano, mga 10 minutes lang siguro. What the fuck? Then yon, may nakakilala ko tayong isa pang vlogger, Cavite Motovlog. Shoutout, sir. Mga meron na naman tayong bago makakasama sa mga rides. Shoutout, Monte Carlo Decals. And nagagawa sila ng mga plaka ng kotse, mga virtual plate ng motor. Ano pa ba nandun? Tarpaulin. Alam ko may nakita akong tarpaulin eh. Nakita nyo yan, yung scene na yan. Isa yan sa fastest way para makita si God. Ayoko pa makita si God, kaya dito tayo sa linya. Sir, nandito ako. This is a very very short vlog, no? Pasensya na sa mga nag-aabang nung sa shifter. Hindi ko pa siya magawa dahil gumugulo sa isip ko talaga is yung tagas nung Z200S ko. Hindi ako mapakali, gusto ko ayusin yung tagas, no? Kaya hindi ko pa magawa yung ibang mga video. Pasensya na kayo. Pero asahan nyo, nagagawa ko ng video yan. Lalo na sa mga nagtatanong na ano, na kung paano daw gagawin sa brake master, no? Dahil walang lalagyan yung ano, walang lalagyan yung apido. Woo! Shoutout Mojo 200. Nagsitabi kayo, diligo kami. At ayun nga, no? Pinili ko na lang standard. Ayoko na may design-design. Kasi madadali pa tayo ng LTO pag meron yung mga kulay-kulay pa eh. Tsaka may mga nakasulat mang kung ano-ano. So yan, registered, MB file number dahil wala pa akong plate number. LTO, ang tutulin nyo. Tapos registered NCR, tapos yung brand, syempre, prod na prod tayo dyan. Motorstar, mga tol. Ganyan ang itsura niya pag nakalapat na sa Z200S, no? Makikita nyo, maganda yung fittings niya. Tapos, ayan, ano, flexi fiber siya, no? Hindi siya malutong. So maganda yung kapit niya, walang siwang, walang alog, no? Kung mayroong makunting galaw sa plastic na yon. So dito sa likod, nakita nyo, andun pa rin yung bakal, nilagay pa rin natin, no? Para mas maganda yung kapit ng bolt natin. So abangan nyo na lang yung mga next vlog ko, mga tol, no? Dahil mag-change oil na ako ng motor, maayos ko na yung tagas ni Bitlog, mailalagay ko na yung shifter, and makakapag-ride na ulit tayo sa Cave yung tunnel. Abangan nyo, kasama ko si Sir Dylan, yung naka NK400. May kasama akong Mio na kargado. Mio na is all stock daw, pero anak ng putya.
tumatakbo ng 140. Tapos may kasama din ako naka XRM na naka black, no? Na kargado rin sila. Kasama ko po mga kargado, mga tol. Yung kasama kong XRM, alam ko 130cc ata yun. Tapos yung kasama kong Mio, naka straight queso, straight cheese, yung kanyang panggilid. So kung hindi nyo alam yung queso, yun po yung brand na dinadala ni Sir Masato. Isasama ko rin yung tropa ko na naka Rouser 160, yung pinaka mabait kong tropa, pinaka loyal, pero pinaka maraming babae, no? May kasama rin ako na naka-sniper. Dito ako dadaan para mas maluwag. So yun lang naman, ano, nawa may natutunan kayo kahit wala naman ako tinuro sa vlog na to. Maraming maraming salamat kung matuloy ko sumusuporta sa channel ko. Please subscribe, like, comment, and share. Darama ng vlogs. Ride smart. Be safe. Peace out! Shoutout nga pala, no? So, John Michael Alcaide. So, shoutout sa'yo, Paps. First, pa-shoutout. Paps, next vlog mo. Hehehe, salamat. So shoutout sa iyo, John Michael Alcaide. Shoutout din sa pinagawaan natin ng virtual plate, no? Monte Carlo Auto Decals. Hi po, pa-shoutout po next vlog nyo. Keep safe po always. At shoutout kay Sir Cabitenyo Moto Vlog. So isa siya sa mga employee sa Monte Carlo Decals. So magaganda rin ang content ni Sir. Bisita kayo sa channel niya. Shoutout Cavite Moto Vlog. Hindi pala Cabitenyo, Cavite Moto Vlog pala. Ow!